police unit sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagaya dati na ano, graduate po so ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat. Paikot-ikot tayo, sir eh. Oh. Punta na tayo kay BP Sara Duterte. Don't tell me walang high security threat si BP Sara Duterte. Isa nga lang ang politikong lantarang lumalaban sa NPA. Siguro ya si SBG, si Bato, siyempre PNP chief yan dati, si Robin, yan yung mga lumalaban talaga, ang mga Duterte, lumalaban sa mga NPA. Walang threat. Sir, niloloko nyo naman kami, sir. Threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and hindi po yung, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, hindi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po. Hindi, kalokohan yan, sir. Ako ha, ito ha, bakit ko sinasabi yung tungkol sa akin? Kasi ako mismo eh, I know, ako mismo dumaan sa proseso. There is an actual threat. Tapos sasabihin mong, ano lang yan, perceived threat lang yan. Sir, alam mo ba yung sinasabi mo, sir? Ano to, gumagawa kami ng invento? Mag-aaksaya ako ng pera para magpa-bulletproof? Mag-aaksaya ako ng pera para hindi makalabas na mag-isa? Tapos sasabihin mo, perceived threat lang? Eh, lalong-lalo na siguro sa Vice President. Sir naman, pinagluloloko nyo naman kami, sir eh. And we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin. We're very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po. Kaya nga may PSPG para hindi mag-moonlight eh. Kaya eto nga, ayan na naman kayo sir. Yung, alam mo, halatang-halatang nag-sorry ha. Sir, I think you are lying. Pag ganun-ganun ka sa dahilan mo, una, walang threat. Pangalawa, dahil may nag-moonlighting. Alam mo yung may moonlighting, ibig sabihin, hindi naman sila sa PSPG. PSPG is the unit that protects. Kaya nga PSPG pangalan yan eh. Police Security Protection Group yan eh. Etong mga nag-moonlighting galing sa ibang unit na nagbantay ng pribado. Yun yun. Kaya nga may PSPG. Tapos sasabihin mo ngayon, kasi kaya tinanggal, ni recall kasi may mga nag-moonlighting. Paano hindi ma... Sir, ang dapat mong tanggalin, yung mga wala sa PSPG na sumasama doon sa mga sibilyan. Legal po yung na kay BP Sara Duterte, PSPG po yun. Sasabihin na naman ni Mike Tae. Pa-special si BP Sara Duterte. Yan kasi yung ano nila, yung picture nila, yung nagpapa-special si BP Sara Duterte. Sabi nga ni BP Sara Duterte, walang problema sa kanya yung pagbabawas. Ang problema sa kanya yung kasinungalingan ni Marbil, ni Romel. Yun ang hindi maintindihan ni Romel eh. Hindi nagagalit si BP Sara Duterte dahil tinanggal mo o binawasan mo yung mga tao. Naiinis siya dahil daldal ka ng daldal sa media at puro kasinungalingan ang nilalabas mo. That's the truth. It's not yung pagtanggal. Yung kasinungalingan, sir. Yun yun. Being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. They want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggalan po natin because we don't see any threat doon sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, but in the case... Kalokohan. Sir, kalokohan. Anong gusto nyo pang reason? Inimbestigahan na ng tao nyo, sir. May threat. Inimbestigahan na ng tao nyo, ha? Tao nyo, sarili nyo, tao yung nag-imbestiga. Mga police din.
Kasasabihin mo walang threat? Ikaw ang taga-desisyon? So, the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second... He is loved by the people. Yan ang dahilan niya kaya wala daw threat si VP Sara Duterte. Sir, si BBM, 31 million ang bumoto dyan. Love by the people din yan. Tanggalan nyo kaya, sir. Yung pamilya niya, tanggalan nyo rin. Love by the people din yan. Is that a reason? Love by the people, walang threat? Sir naman, ginagawa ninyong tanga yung mga kausap nyo, pero love by the people? Eh, paano yung... Eh, don't tell me everyone loves VP Sara Duterte. Yung mga NPA, love po ba siya? Yung mga terorista, love po ba siya? Si Trillanes, love po ba siya? Yung mga komunistang congressman, love pa po ba siya? Yung mga tanso na araw-araw siyang binabanatan, love po ba siya? Yung mga bayarang bungal, love po ba siya? Yung isang tae dyan, love po ba siya? Hindi ko sinasabing may plano ito mga itong masama kay VP Sara Duterte, ha? That's not my point. My point is, mali yung dahilan mo na wala siyang threat because she's loved by the people. That's Muntikan ko na nasabi, Diego Latigo, yung stupidity. Ayoko sabihin yun, eh. Pero ginagawa tayong bobo nito, eh. Ang security po ng ating Vice President is under sure the... With the stand, strong stand against the CPP-NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BB? May 31 po. 31? Opo. Is the 30, are the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No, sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel doon sa 31 na iiwan po. And it's up to him, up to her po yung babae po natin to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, ang sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them doon sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanya mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, siya, baka pwede yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga polis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga polis na yun, andito ngayon, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga-Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Accord. Just treat me as an ordinary Filipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you, ilan ang tinanggal mo, Marvin?
75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng... tapos may iniwan ka na 31. I make it clear first na ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. Yun, ang galing ng optics. Kita nyo? Ang tinatanong ni Bato, ilan ang tinanggal mo? Ang sagot ni Marville, ang natira sa kanya. Halatang-halatang naturuan na to. Naturuan na to. Yung mga ganyan sagutan. Naturuan na ito. Kung paano sumagot ng pasok sa propaganda nila. Ang propaganda kasi nila ngayon, marami pa rin namang, marami pa rin namang security si BP Sara Duterte. Alam mo, sinasabi lang naman ni Bato? Simple. Ang sabi lang ni Bato, pwede ba yung remaining, ang mamili na lang ay si BP Sara Duterte kung sino yung kampante siya? Siyempre nga naman, kung gusto mo may magsisecure sa'yo, yung mga talagang dati mo ng security. Bakit? Ito nga eh, dito nga ang kalokohan eh. Tinanggal mo lahat, pinalitan mo ng 30, yung binalik mo yung 30, pero hindi na yung mga dati niyang security. So if you are saying the issue is yung dami ng security, bakit tinanggal mo lahat tapos ibinalik mo yung 30 mahigit na hindi niya nakakilala? Mga hindi na taga Dabao. Nagigets mo? It's not the number. Yung confidence nung taong sinisecure. And ang sabi ko nga, ang 106 wala, na sa wala, wala na ko doon sa... Wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Tapos PNP pati yan, idadami mo yung AFP. Sabi niya kasi, hindi, meron naman siyang security from the AFP. That's not the point. That AFP is under the office of the president. PSG yan eh. Presidential Security Group. PSG yun, under the control of the president. Office of the president. Eh sir, alam nyo naman siguro ang sitwasyon ni BP Sara Duterte. Ano? Bad shot siya ngayon. That's publicly sinabi ng asawa ng presidente, bad shot siya, which controls the office of the president. Tapos gusto mo sasabihin mo yun ang dahilan mo, anyway secured naman siya mula sa PSG. Sabi nga ni Bato dito, swak yung ni banat ni Bato dito eh. Sabi niya, let's not talk about AFP, pulis ka, hindi ka naman itaga AFP, wag kang huwag ka nangingialam sa AFP. Alam mo talaga, sa totoo lang, ang mga kababayan, habang pinanunood ko to eh. Sa sobrang kapanunood ko nito, parang sabi ko, bigla ako nagkaroon ng pangarap. Parang gusto ko maging senador, ha? Hindi, totoo. Hindi dahil sa pangalang senador, ha? Hindi. Kasi ayariin ko talaga pag ako senador. Talagang ipo-point out ko yung kasinungalingan ng mga ganito. Di ba? Sandali, ba't mo pinakikialaman ng AFP? Ang usapan dito, ikaw ang PNP chief, PNP. Ang tinatanong ko, PNP. Sasabihin mo, hindi, may natira naman mga taga-AFP. Minsan talaga eh, sabi ko nga eh, kaya lang, destiny yan eh. Saka wala tayong pera, wala tayong magawa. Sabi ko sa panel, ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor. O kahit nga sa loob-loob ko, sige kahit di na ako magising na to, basta payagan lang ako magtanong dyan. Yung bang ganun? At yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na yun. Dali ha, joke ko lang yun. Huwag kayo nagpapaniwala ha. Pag nagpaliwala ka, pupukpukin ko kayo. Joke lang yun. Hindi ko sinabing tatakbo ko. Wala akong plano. Joke yun, joke. People on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin.
Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong ma-secure ang ating pangalawa pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga-Dabaw, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsimagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Dabaw na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga pulis na yun na local, ay we can... You and me can sleep properly at night na walang mangyayari sa ating Pangulo. That's my assurance to you. Kaya balik mo yun. Kaya ako nakiusap sa'yo. Yun lang. Appeal to you. Na pwede balik yung mga taga-Dabaw. Kahit na yung 31 lang. Yung 31 na sinabi mo iniwan, palitan mo yun ng mga trusted niya, na kilala niya. Yun lang. Pakiusap ko sa'yo. If I may, Mr. Chair, no. Itong 31 na naiwan na GPNP, choice to ng Vice Presidente o kayo na po ang pumili dito? Bago na po ba sila? Chairman, no? Hindi ko kasi nakita. Ito yung tanong. Ikaw ba ang pumili nung natitirang security ni VP Sara Duterte? Ito ang sagot niya. Hindi daw niya nakita. So naglagay ka ng police kay VP Sara Duterte na hindi mo background check? Sorry ah. Ikaw ang PNP chief. Ang sinisecure mo supposedly ay ang pangalawang pinaka makapangyarihan sa Pilipinas. Yun ang Vice President. Tapos hindi mo dinouble check nung tinanong ka kung sino itong mga to, hindi mo kilala? It's only one, the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 yan, I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSPG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi nyo po, it will help. Sabi nito iba, Banat Bay, di ka ba pwede mag-attend ng ganyang hearing para mag-ask mo sana? Hindi pwede kasi... una, wala naman akong kinaugnayan. Baka naman sabihin nila, papapil-papil ako dyan. Pangalawa, hindi naman pwedeng mag-ask ng question ng resource person to another resource person. Dadaan pa rin sa senador. So, senador lang talaga ang pwede. Pag-isipan natin, malay niyo. Joke lang po, joke lang po. Then let it be po. We have no, hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course, yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Paki-check naman na GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano, ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce base dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala na bang naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will, ay! Booking ka! Sigurado ako may alam si Senator ba itong mga negosyante. Marbil, wag ka na magpaikot-ikot. Wag ka na magpaikot-ikot. Mabubuking ka eh. Alam mo, sabi ko sa'yo, maghahanap talaga ako. Maniwala ka sa akin. Relax ka lang dyan. Maghahanap talaga ako na merong kang security na Chinese. Ibubuking ka talaga kita. Akala mo ha? Huwag tayo maglokohan.